Sa episode na ito, samahan niyo ko at patakbuhin natin ang bus na chassis pa lang o skeletal papunta sa Del Monte Motorworks para buuin ang mga additional units ng Bicol Isarog. Makikita rin natin kung paano ba nagsisimula ang pagbuo ng locally built bus body dito sa atin sa Pinas. Andito tayo ngayon sa assembly plant ng Scania sa Pampanga para tignan kung paano ba nagsimula ang lahat sa pagbuo ng locally built bus body dito sa atin. Lahat ng Scania bus chassis ay dumarating ng buo na, meaning hindi natin bubuuin by piece or by parts. Running chassis na ito na dumadating galing Sweden, na masasabi natin na high quality dahil factory built siya from Scania. At tignan nyo naman, Scania tractor head din ang hihila papuntang Scania workshop sa Balintawak. Astig, diba? Sinakay nga pala natin sa low bed trailer ang mga bus chassis dahil masyado namang malayo kung patatakbuhin natin ang mga units from assembly plant sa San Simon, Pampanga papuntang Scania workshop sa EDSA Balintawak. Patatakbuhin lang natin ang mga units ng 6 kilometers from EDSA Balintawak to Del Monte Motorworks. Malapit-lapit lang para safe. At ito, dumating na ng madaling araw at nag-unload na tayo ng bus chassis dito sa Scania Balintawak workshop. And to introduce to you, this is the Scania K360 bus chassis. It has 360 horsepower, Euro 5, and semi-automatic transmission na rin. Dumadating ito ng maiksi or kung tawagin natin na naka-transport wheelbase pa. Since pinararating natin ito direct from factory from the Sweden, maiksi pa ito at ang sukat nito ay 9 meters para magkasya sa container van papunta dito sa atin sa Pilipinas. Pagdating dito sa atin, sakalang natin pahabain na sunod sa required wheelbase or haba ng bus. At isa sa pinagmamalaki ng Scania ay lahat ng components nito from the engine, transmission, and axles ay original from Scania Sweden. At hindi siya chapsuy. At kung mapapansin nyo, bakit nga ba pula at ganyan ang upuan? Dahil syempre, temporary lang at kailangan visible din siya. Tara, patakbuhin natin at ihatid ang skeleton o bus chassis sa Del Monte Motorworks. Pakinggan maigi. Paano mag-start ang Scania? From key on, makiklik muna lahat ng electronic parts. Hanggang sa
For safety, any bus manufacturer o lahat na nagde-deliver o pinatatakbo ang bus chassis ay pinagsusuot nila ng helmet ang drivers. And for safety sa daan, syempre we have convoy para hawiin ang mga tatabi sa kanya. And here it is, nandito na tayo sa Del Monte Motor Works para simulan ang pagbuo ng Scania body. Nagsisimula ang lahat sa pagbuo ng center box o gitna ng chassis. Hindi natin pinahaba sa front overhang o rear overhang. Take note, hindi natin pinuputol ang original chassis frame. Since nakabot lang ito, babaklasin natin at ia-align sa kasusukatin sa required na haba nito. FYI nga pala, ang lahat ng Scania ng Bicol Isarog ay ginagawa natin 12.5 meters ang haba para mas maluwag ang seating arrangement o legroom. Lahat ng step sa pagbuo ng bus body structures ng Del Monte Motor Works ay dumadaan sa masusing approval ng Scania sa Sweden. Sinusunod ng Del Monte ang guidelines ng Scania at pinadadala nila lahat ng drawings and measurements sa Scania para aprubahan. Kaya nakakasiguro tayo na safe at matibay ang gawa, even it is locally made. And here it is, buo na ang chassis ayon sa required na haba. After that, sisimulan ng gawan ng structures sa sidings, sa front, sa roofing, at sa rear area. Abangan sa next episode. Tignan naman natin ang next step after structural sa pagbuo ng locally built bus body na Scania.